Time check, guys. Ayan, 2:35 in the morning. Grabe, oo. Morning yung mga kalapatid. So, ayan, nag-tweet tayo. Ayan, mga kalapatid. Sana, naglaba tayo, naglinis. So, kung napapansin nyo, kanina kasi, nilatag ko itong mga poop trays natin. Kaso, ang nangyari, hindi naman umulan. So, ang ginawa ko na lang, ayan, naglaba ako. Naglaba tayo ng mga kumot at saka ng mga... Ayan, mga damit namin. Ayan. So, walang tubig sa araw, guys. Kaya ngayon, madaling araw tayo naglalaba. Kaya tinulungan ko na lang din yung mga balde namin. At saka, siyempre, mga pinagbanlawan, nilinis ko yung ating mga poops trays. Ayan. Ang dami niyan, guys. Grabe. So, ayan, makakatulog na tayo ng mahimbing. Kasi bukas, wala na naman tubig. Kaya yan. So, update ko kayo bukas, guys. Ano? Time check, guys. Ayan, grabe. 10:19 in the evening. So, grabe. Gabing-gabi na ulit tayo nakapagsimulang mag-vlog. Kasi nga, ayan. Happy Thanksgiving, SPBB, sa aming mga kapatiran, ano? Ayan, first day namin. So, ngayon lang kami natapos. Ayan, alas 10 na. So, ngayon, guys, itutuloy na natin yung naudlot nating trabaho. Ayan, sabi ko nga kahapon, dapat maghapon tayo magpipilian dito. Pero yun nga, ang inabot natin... Eh, na-busy tayo. Marami tayong bisita. Bumisita si Brother Marlon Love TV. Kaya hindi tayo natuloy na magpili ng mga hens. So, October 1, dapat start na ako magpurga. Eh, since nasira ang schedule natin dahil marami tayong ginagawa. So, ngayon na, October 1, bubuko din ko na to. Bukas na tayo magpupurga. So, bukas, loloben, magpupurga tayo at magpapaligo ng mga breeder. So, tara guys, samahan nyo ako. Pasukin na natin to. Baka pasukin pa na iba. Let's go! So ito nga pala guys, no? Shoutout natin si Brother Audrey Intal, yung tropa natin sa Pampanga. So siya yung naka-avail ng ating African Black Eagle cross Morris Gordon. Ito. Ayan sila brother, mukhang healthy naman sila. Ayan o. So kakapalit ko lang ng buhangin. Ayan o. So pwede nang singsingan to, baka bukas singsingan ko na sila. Eh ano siya, kumbaga commercial ban lang naman yung ilalagay natin dyan. Commercial ring, ayan. Ayan, shoutout sa'yo, Brother Audrey Intal. Tsaka siya rin yung nagpa-reserve nitong ating Viberman Cross Mariano Bastin. So, sa kanya na yung apat na yan. Ayan, so, yun nga, mga kalapatid, bago ako umakyat dyan, ire-ready ko muna yung ating training box. Ayan, malinis na yan. Para at least, dire-diretso na tayo. Let's go! Siguro, unahin ko muna, 12 lang muna. Tapos, next batch, yung pangalawang 12. Let's go! Ayan, so ngayon guys, pipili na ako ng mga ano, dadakmain ko na lang muna. Ayan, hindi ko na muna sila bibidyohan. Bibidyo ako na lang pag nilalabas ko na sa training box. Kasi mahirap manghuli pag nagbibidyo. Ayan guys. So, ito na nga guys, ano, nagkagulo na rito. So, ito na yung ating unang 12. Ayan, ibababa ko lang sila saglit ha. So, ito na nga guys, ano, welcome back. So, ito na. Hawak ko na yung unang 12. So, papakilala ko sila sa inyo. So, ito ating first bird. Ayan, si Tacloban White. Ito kung tawagin ko Tacloban White kasi... finisher siya ng Tacloban. Ayan. So at least 2 months siya nakauwi. Pero nakauwi pa rin ng Tacloban ito. Ayan. So ito yung tatay niya, yung Taclob, yung ano natin, yung Taiwan White natin. So tatay niya 'to. Ayan. So puting-puti ito, guys. So siya yung unang dadampot ko kasi siya yung unang malapit sa pintuan. Ayan. Pintuan ng training box. So guys, moving on tayo sa second bird. For our second bird, ito mga kalapas, ito yung pinicture ko noong nakaraan kasi natuwa ako sa kanya. Kasi sobrang ano na siya, sobrang punong-puno na siya. Ayan, si Yellow. Ayan, Paul Sion ba to? Paul Sion. Ayan, RBA line. Rickson B. Asylum line. Ayan, kulay yellow. So ibunta ng partner ko, binili niya. Ayan, nasa atin. So sana, ayan. So may kapares tong yellow din kaso hindi siya ano naglulugon yung kapares niya. So ipapares ko siya sa
normal colors lang kung ano may available dyan. So puro off color lang to nadadampot kung ano ah, pangalawang ibon ah. So moving on tayo sa third bird mga kalapatids. So binibigyan ko nga pala sila ng Digestion Plus para sa kanilang anti-stress ano, para gumanda yung kanilang digestion. So dalawa binibigay ko guys. So pag umawak ako ng ibon, at least bihira lang umawak ng ibon eh, kaya nagbibigay talaga ako ng vitamins pag mahawak ako ng ibon para hindi sayang yung paghawak ko. Ayan, gandang ibon guys oh. Okay guys, moving on tayo sa third bird. So guys, for our third bird, eto na. Kung naalala nyo, si Golden. Eto si Golden. Parang kain ko to. Flyers ko to ng North. So, pares niya si Brownie. Kung nakilala nyo yung dati kong pinost na kulay brown, pares niya yun. So, anak nila si Whitey sa taas. Yung lumalaban natin na sira ang Sing Sing. So, bibreed din natin sila ulit. Ibabalik ko lang yung kanilang pairing para ramihin ko sila. Kasi maganda yung performance ni Whitey. Kahit na late siya umuwi, matibay. Matibay sa smash. So, kailangan lang i-prove natin yung kanyang homing. Siguro kailangan natin siyang parisan para mas mabilis siyang umuwi. Ayan, si Golden. So sa mga dati kong vlog, lumalabas na to si Golden kasi mabilis din to si Golden. Nauwi rin to ng maganda. Tinigil ko lang to kasi cancel na yung North Race. Ayan. So moving on tayo sa ating fourth bird. Ito yung ating third bird. Si Golden. So moving on tayo guys. Ito na mapansin ko. Inuna ko yung mga off-color since nakuna yung tatlong off-color. Ito pang-apat nating ibon. Of color din. Ito naman yung Dan line ni Israel Lope. Ito ibon ng partner ko. Nagpasingsing siya ron. Ayan. So imported line to mga kalapatids. Ano? Sana tumira yung mga anak. Ayan. Gandang ibon. Ang laking ibon. Babae to guys. So lahat ng kukuni ha. Papakita ko sa inyo. Puro babae to ha. Pero lalaki ng katawan. Ayan. Si Dan line. Okay guys. Moving to our peep bird. So moving on to our fifth bird. Ito Brad. Ito si Vandenbroek natin. Ito producer natin ng lap champion ng Pasakaw. Pares niya yung Debrien. Ayan, Vandenbroek Red. Ayan, likot niya. Ayan siya oh. So ito yung ating fifth bird. Inuna ko yun na yung mga off color. Ang ganda ng bagwis niya. Ang lilinis. Okay guys, moving to our sixth bird. Ito, nakahawak pa tayo ng ating ano, pang sixth bird. Ito yung line. Kung naalala nyo yung kumuha kami ng ibon kay Sir Nelson, ito binigay kasama to sa nakuha namin sa kanya. Ito yung kanyang black check. Yeah, kung naalala nyo, Rumonda sa akin to. Pero nung naturuan ko na siyang Rumonda, ayan, binaba ko na siya sa stock bird lock natin. Ayan, fully ano na siya. Full grown na siya, ready to breed. So, kamukha to ng champion mismo ni Sir Nelson. Anong kamukha to? Ayan. Ang dulas din nila. So, dalawa to guys. May kapatid pa to. Mamaya papakita ko rin sa inyo. Blue check naman yung kapatid. Ayan yung kanyang personal bond. Yung kulay pula. Moving on to our seventh bird. Sakto guys. Nadampot ko yung kapatid nung kaninang black check. Ito yung blue check naman. Kung naalala nyo yung vlog natin, makikita nyo to sa vlog natin. Kasi tinuruan ko tong Rumonda guys. Ayan, punong-puno na yung magkapatid. Ayan o. Oh. Ayan. So bali, ang nanay nito, yung red bar natin, yung NC red natin na red bar. Tapos ang pinakatatay nito, yung, tama ba? Ang tatay yung NC black, yung kulay itim na Nelson Chuware. Tapos ang nanay yung pula. Ayan. So pangalan natin to, 2, 4, 6, pang 7th bird natin guys. Okay guys, moving to our 8th bird. So moving to our 8th bird, ito isang black check ulit o checkered. So ito yung basra namin na hindi nang itlog doon nakaraan. So sana mapaitlog ko ngayong season na to, no? Kasi ang tagal niya nang napahinga. Ayan, maganda yung kanyang condition guys. Ayan, very buoyant siya. Hindi siya sobrang tataba. Basra bird. Nakalimutan ko lang kung anong basra to eh. Pero ito yung direct kay Sir Richard Caparas kay Brad. RMC. Ayan. Yung kanyang personal band. Basra line. So ito yung ating 2, 4, 6, 8. Pang 8 bird guys. So for our 9th bird, ito isang Romy Liwag bird. Ayan yung panlaban ni Sir Romy. Ayan. So North Warrior to ng PHA. Nabili ng partner ko. Direct kay Sir Romy Liwag. So ang request ng partner ko,
ano, tamahin. Kasi parang meron kaming cup noon, yung nakuha namin sa auction. Kaso nagkataon, yung nakuha namin sa auction, parehas naging hen. So hen parehas yung nakuha namin, Romy Liwagline de Bruxelles. Kaya problema namin ngayon, iku-cross na lang namin sa ibang linyada dito sa Larcon Lock. So direct yan guys, naka-sensor yan kasi panlaba niya ni Sir Romy. Ayan o. Naka-PHA yan. Young bird ng North. Ayan. This is 4 hour 2, 4, 6, 8. Pang 9 bird to mga kapatid. 4 hour 10 bird. Isa na namang Israel Lock line ito. Naka-personal band pa ni Idol Israel Lock yan. Ayan. So itong ibon na to, alam ko kung di ako nagkakamali. Stitchel bout to. Pure line. Ito, stitch. Pure. Ibig sabihin, pure. Yung kinuwanan ni Idol Israel Lock, parehas stitch yung kanyang bloodline. So, both parents stitchel bout. Kaya meron kami yung pure line stitchel bout galing kay Idol Israel Lock. Ayan. So, siyempre, wala pang lipad to. Pero kay Israel Lock, yung mga kapatid to, magagaling talaga. Kita nyo naman yung lipad ng mga ibon ni Israel Lock, no? Ang galing niya, kasi kumbaga, ang dami niya pang ibon. Matitibay yung mga ibon niya. So, sana mapatibay natin mga ibon natin. Kasi mga bloodline na hawak natin, matitibay na talaga. Kailangan lang makachamba tayo ng magandang cross. Anyways, moving on tayo. So, ito guys, ito, hawak ko na yung aking foundation. Ito yung una kong mga biniling ibon. So, ito yung ibon na Biberman Cross Melucci. So, ito, may mga record na to. Yung mga anak nito may mga record na. Meron tayong mga fundraise champion, anak nito. Hindi sa akin naglipad, ha. Yung lipad ko nito, kung naalala nyo, si Tisay, ito, nanay ito. Si Tisay, nanay niya to. Allen Finisher yun. Nawala sa Katbalogan. Tinalo siya ni Bunso. Ayan. Tapos yung mga kapatid nito, ayan, nanalo ng fundraise first overall. Pinalo yung ibong ko. So, ito yung ating pang 11th bird, guys. Biberman Cross Melucci. Ibon na kinuha ko kay Brad Enan mismo. Ito, guys, naka-young bird to ng UCFC 2018. Inistock ko na lang kasi sabi niya, sayang daw to pag nawala. Kumbaga, yung dugo nito, pambreeding na talaga. Bali, ang pinagkuhanan ng line nito, Henry Tan Biberman, 6th overall champion ng MMFC. So, binili ni Brad Enan yung mismong breeder na yon, yung mismong ibon ng 6th overall. At nagpasingsing ako sa kanya at ito yung anak. Pinaris niya sa foundation niya na Melucci line. So, sa mga naghanap ng Melucci, ay meron tayo Melucci. Ito, matindi. Moving on tayo sa pang 12. For our 12 bird, ito yung ating Romy Liwagline, nakala namin is Barako. Ayan, nakapanglaban din yan. Kasiris niya yung ano. Ayan o. Ito yung personal ban ni Sir Romy, yung kulay blue. Ayan. So, si Sir Romy, hindi yan naglilipad ng cock. So, sa mata pa lang, sa bata pa lang, titingnan niya na yung sisingsingan niya, majority dapat hen. So, nangyari, siyempre, hindi naman 100% yun. Nakalusot to, hindi niya sinisingan, pero hen. So, nakuha namin to sa auction. Inano niya sa auction. Nakuha ng partner ko sa auction. So, kami ngayon yung nag-aalaga nito. Akala namin, kak. akala din ni Sir Romy, kak. Kaya, kumuha kami ng hen. Eh, nagkataon, hen din pala to. Kaya, dalawa na yung hen namin. Ito. Ayan. So, more than a year na to mga ibon na kinuha ko, guys. Ano, walang batang ibon dito. Kumbaga, halos lahat sila ice. Ano na, ready to breed na talaga. Kasi sa ano ko, sa perception ko o sa parang sa prepare ko, gusto ko talaga lampas 1 year yung breeder. Kumbaga yung breeder natin is 1 year old mahigit. So yan yung ating pang 12 bird mga kalapatis. Ayan. So ayan na sila guys, ano, nagbabarakuha na sila dyan. Pero lahat yan is hen. Certified hen na lahat yan guys, wala nang sasablay dyan. Ewan ko lang tong Basra line na to kasi ito pinaris namin dati sa kanyang ay sa likod ni ano. Hindi talaga nag-itlog. So may tendency baka maging cock din to. Yeah, kasi hindi pa namin napapa-itlog. Pero halos lahat to is confirm hen. Kasi namamaris na yung mga yan. Ayan si Whitey. Ayan si Yellow. And Nelson Chua. Ang kikinis niyan guys. Pinilihan ko talaga yung mga ready to breed na yung makikinis na.
Yung tapos na maglugon. Ayan. Si Stitch. Ayan. So, etong breeding namin pang North, paghahandaan ko to. Hindi porket nandito sila, guys, is magagamit sila, no? Hindi. Pag may nakita akong hindi maganda dun sa kanilang kondisyon at malapit na ako mag-breed, hindi pa rin sila mapapasalang. Kaya selection yung gagawin ko, guys, selection. Kumbaga, itataas natin yung standard natin sa breeding. Kung dati, medyo mabait pa ako. Ngayon, medyo sisikipan ko ang butas. Kasi siyempre ganun, guys, ano, ito, natutunan ko lang din sa YouTube sa mga kalapatids natin. Breeding starts the racing. Tama ba? Racing starts with breeding, yun. Ganun. Ibig sabihin, pag nag-race tayo, ang pinaka-race natin nagsisimula sa breeding. Ayan. So, sana nag-gets nyo yung English ko. Medyo bali-bali ko. Pero anyways, ang importante, start tayo ng maganda. So, lahat tong, guys, is bloodline. Kompleto na to sa bloodline, guys, ano? Hindi mo na to tutulak kabigin pa. Kumbaga, lahat ng inalagaan namin dito. Meron kaming pangyaya doon. Pero, siyempre, yung gagamitin natin yung bloodline talaga, hindi yung mga pangyaya. Ito talaga gagamitin natin yung mga meron talagang tinapos na. O kaya galing sa mga reputable fancier. Ayan. Kasi ni porket stockboard yung binili mo, hindi na magaling yun. Kasi ang gusto nila, kailangan may lipad yung ibon. Pero sa amin, hindi. Basta galing yan sa reputable na nagkakalapate, siyempre. Tulad niya, si Romy Liwag, kilalang kilala yan. O, di ba? Si Israel Lop, nag-i-import talaga ng mga ibon yan. O yan, may mga ibon kami dyan. Tapos ito kahit pa paano may performance to puti. Kasi siya mismo is Tacloban finisher. So baka sakali, maipasa niya yung galing niya sa kanya magiging descendants, no? Yung mga anak niya. Ayan. Ewan ko lang to si RBA, ano? Ito si RBA kasi. Ayan, susubukan namin to. Kasi off color, guys, bihira manalo yan, ano? Pero siyempre, galing yan sa line ni Sir Rickson. Eh, nagpapauwi naman ng malalayo yun. Hindi ko lang alam sa off color, ano? Pero sana maganda yung maging pairing nito. Kaya inaasahan din namin to. So lahat yan, Basra line. Ito kasi ang line nito, guys, Paul Sion Taiwan to. So ano sila, magkapatid sila nung ipaparis ko sa kanya, si Brownie. Si Brownie, ayun, sa taas, oh. Matigas yan, kapatid niya yan. So nag-anak na siya ng Whitey, nilalaban na sa taas, anak nila yon. So babalik ko lang yung pairing na yon. Tapos yung Viberman Melucci natin, ayan, hanapan ko ng paris yan. Baka ibalik ko kay Japan. Kasi yung si Japan yung paris niya nung nakaraan. Ito si Japan, oh. Ayan. Ayan si Japan. So kung naalala nyo si Japan, ito yon. So sila yung magka-paris nun, yung nakapag-produce ako ng Alem Finisher. Tapos yung anak nila, binigay ko dun kay, kalimutan ko pangalan. Pero yun, nanalo siya ng mga panris, mabilis yung ibon. So ganun, guys, pag may mga performance yung anak, ibalik nyo lang yung pairing, baka sakali. Pag kayo naman nag-alaga, eh mas maganda pa yung ipakita. Or gulong lang din. So anyways, mga kalapatids, ano, yung 12, bukas ko naman i-vlog yun. Pero kukunin ko na, dito ko nalalagay sa ilalim. So since ano yan, apat na butas, tigagatlong ibon. Kasi kukondisyon ko na sila, dito ko na sila kukondisyon. So dito, lahat sila 12. Dito naman sa baba, tigagatlo, 3, 6, 9, 12. Kukunin ko na ngayon, pero bukas ko na ipapakilala kasi ahaba yung video natin. Okay, guys, abangan nyo bukas yung ating part 2, no? Okay, papakilala ko sa kanyo yung mga hens natin. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Like, share, comment, mga kalapatids. At abangan nyo, guys, ano? Sabi ng partner ko, kung hindi namin masisingsingan to, yung unang laban nito, kumbaga nagsalang kami, hindi masisingsingan, o wala pang singsing yung CHPA, o kung ano mang, ano, baka maaga kami magsalang. Pag wala pang singsing, i-out namin lahat ng painakay. Pero siyempre, kaya ako nag-breed ng maaga, kasi alam ko, yung CHPA, is mabilis sila maglabas ng ring. So, alanganin sa mga nagtatanong ng pasingsing, ganun ang usapan ng partner ko, tsaka ako, pag wala pang singsing, pwede namin ipasingsing sa inyo. Kung gusto nyo yung stockbird o panlaban, pwede rin. At kung may singsing naman, pasensya naman tayo. Sa susunod na class na kayo, pwede magpasingsing. Okay, guys, hanggang sa muli. Ingatan naman tayo ng Panginoon. And as always, bye-bye you!